Meron tayong Morena, meron tayong Chinita. I don't think din mga chika na dapat yan pagselosa ni Kimi. Hindi maiiwasan niya mga chika. Ang importante ano, alam naman natin na yung puso ni Paolo ay na kay Kimi lamang. Magandang araw mga kachika, Rigel po ulit, ito yung Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating Munting Channel para palagi kayong updated sa mga latest at nag-de-trending ng mga showbiz balita. Grabe ang ginawang pagpapakilig ni Paolo Abellino, particular na sa mga contestants ng Binibining Mongkayo 2024. Yan nga mga kachika, no? Matapos niya silang haranahin isa-isa at mga chika, may bonus pang kiss sa kanilang mga kamay. So mga chika, naimbitahan kasi si Paolo mga chika sa bayan ng Mongkayo. Kaya naman kagabi lang ay nagkaroon siya ng pagkakataon na magpupundo. Days are dark without a glimpse of you. Matter depends, I feel complete. The flowers bloom, my morning shine I can see. Your love dies. Love is like a river that flows down through my veins. Chill inside. Your love is like a sun. Upang mangyari, pag-ibig ko'y sa'yo kali. Kahit na pagkaw pa rin ang mahal. So mga chika, eto ah, sa totoo lang, nung pinapanood ko siya na kumakanta, pinapanood ko siya na hinaharana, siniserenade niya lahat ng mga magagandang contestants doon. Sa simula mga kachika, akala ko very casual. Kumbaga yung mga contestants normal lang na sila ay kantahan ni Paolo. Pero ang ikinagulat ko mga kachika, yung contestant number 9. So yun mga kachika, yan yung tutukan natin ano. Kasi nawala yung postura niya nawala yung voice. Kasi diba mga kachika, usually kapag ikaw ay isang beauty queen or even mga contestant lamang sa isang beauty pageant, talaga namang klase yung dating mo eh. Kumbaga pinanghahawakan mo dyan yung voice mo, yung postura mo. At yung iba nga mga chika, diba pinapractice pa yan para kontrolado nila yung kanilang galawan, kanilang behavior pagdating sa stage. Pero eto nga mga chika, si contestant number 9, aba mga chika, wala na siyang paki sa mga voice na yan. Kumbaga mga chika, kinain na siya ng tuluyan ng kanyang kilig nung siya ay nakatabi at kinantahan ni Paolo. Chika, natatawa na nga sa kanya yung ibang mga contestants ano, kasi siya talagang niyakap niya si Paolo. At yung ano niya mga chika, yung galawan niya, yung reaction niya, talagang nanginginig siya sa kilig. So yung mga tao rin ay nagsisigawan ano, kasi syempre nakakainggit nga naman itong ginawa ni contestant number 9 kay Paolo. Kasi lang kasi mga kachika no, yung nagkaroon ng pagkakataon na aktwal na mayakap si Paolo. Ay sa'yo, king sino man sila. Papahintay sa'yo, sino man sila. So mga chika, sa totoo niyan, may mga memes ngayon na kumakalat. Kumbaga mga biro ng netizens ano, na makikita natin si Kim Chu at nagtatanong kung hinalikan daw ba lahat ni Paolo yung kamay ng mga contestants. Tapos sumagot naman si Paolo sa isang meme din mga chika na ang sinabi ay uuwi na nga daw siya. Ngayon ito naman mga chika no, puro entertainment purposes. Kumbaga kasama yan doon sa ano, kumbaga sa performance ni Paolo na talagang kantahan, i-serenade, i-kiss yung mga kamay ng mga contestants dyan. At syempre kasama na rin yung pakiligin sila. So kung meron man ano, ng mga contestants dyan, particularly na yung mga babae na talagang hindi napigilan ang kiligin ng lapitan sila ni Paolo, I think that's pretty much normal
And I don't think din mga chika na dapat yan pagselosa ni Kimi. Maski nga tayo mga Kimpaw fans, ano, eh panatag lang naman tayo. Kasi mga chika talagang ganyan talaga kapag gwapo eh. Hindi maiiwasan yung mga chika. Ang importante ano, eh alam naman natin na yung puso ni Paolo ay na kay Kimi lamang. Pero mga kachika at mga fellow Kimpaw fans, kung inaakala nyo na talagang nahumaling dyan si Paolo sa mga contestants na binibining mong kayo, aba mga chika, nagkakamali kayo dyan. Kasi nung natapos na yung kanyang performance, aba mga chika, bumawi siya sa ating Chinita Princess. Kumbaga, dun sa ending remarks niya, no, talagang sinadya niya na i-mention yung Chinita. Ayon kasi kay Paolo mga chika, sobrang gaganda daw talaga ng mga binibini dito sa Pilipinas. Kumbaga, kompleto. Meron daw mistisa, merong morena, at meron ding Chinita. Napakaganda talaga ng mga binibini dito sa Pilipinas, di ba? Parang kompleto. Meron tayong mestiza, meron tayong morena, meron tayong chinita. Ah, teka, ba't lahat nag-react? Bakit? Anong meron sa... Ba't lahat kayo nag-react sa chinita? Chika, siyempre isa lang naman yung sinasabihan niya or tinutukoy niya dyan sa chinita na yan. At yan nga ay walang iba kundi ang ating chinita princess na si Kim Chu. So mga chika, no, nagtilian yung mga tao dyan, particular na yung mga Kimpaw fans, ano, na talaga namang mas kinilig mga chika nung sinabi niya nga yung word na chinita. So mga chika, dyan ano, eh, meron na namang pahaging sa atin si Paolo na alam nyo, despite of many pretty girls na meron dito sa Pilipinas, eh talagang nangingibabaw pa rin para sa kanya mga chika, or special pa rin talaga para sa kanya ang ating chinita princess na si Kim Chu. And overall mga chika, no, talagang naging masaya at puno ng kilig ang bayan ng Mongkayo dito nga sa ginawang pagbisita sa kanila ni Paolo Avelino. Kasi hindi lang yung mga contestants ng binibining Mongkayo or yung mga mamamayan doon yung kinilig eh. Kasi mga chika, pinakilig din ni Paolo yung mga Kimpaw fans na talaga namang tutok na tutok at sinubaybayan yung kanyang naging performance doon. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!